Kakaiba talaga ang Japanese media. Jan Riel Casimero, headline na naman ng balita sa Japan. Kinwestiyon ng Japan kung kaya bang makuha ni Casimero ang weight limit sa Super Bantamweight Division. Nauya Inoue, nagpakita ng malalimaw na katawan. Sean Gibbons, sa wakas lumantad at nagsalita na. Dito po galing ang mga balitang ibabagi ko sa inyo. At hindi gawa-gawa lamang ito ni Mr. Kwento. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang balitang tumambad sa bansang Japan patungkol kay Casimero. Sinabi nila na kumpirmado na na may laban itong si Casimero. Pero kaya ba ni Casimero na magbawas ng timbang? Ang chubby na katawan kasi ni Casimero ay naging mainit na usapin. Yokohama Budikan sa Kanagawa, Japan. Linggo, October 13 ay ang muling nakatagdang laban ng angas ng Pinas. Kaya lang ayon sa Japanese reporter ay palagi na lang na-expose itong si Casimero na ang kanyang katawan ay malaki at talagang may bilbil. At ayon sa kanila, ang katawan ni Casimero ay sobrang laki para sa isang super bantamweight fighter. Kaya marami ang nagsasabi na kaya bang magbawas pa ng timbang itong si Casimero. Akyat sa lona si Casimero na may bitbit, nagkatad ng 33 wins, 22 knockouts, 4 losses at 1 draw. Habang ang kalaban naman ni Saul Sanchez ay may kartada na 21 wins, 3 losses at 12 knockouts. Ang isa sa mga laban na tumatak kay Sanchez yung laban niya sa World Title Fight kontra yan kay Jason Moloney. Pero nabigo siya at ang laban naman ni Sanchez sa tumatak sa mga Pinoy ay ang pagtalo niya sa ating kababayan na bata ng Manny Pacquiao Promotions at yan ay walang iba kundi si Arthur Villanueva. At ayon pa dito sa Japanese reporter ay nakalap niya ang balita na si Casimero ay binabanatan at sinabing baka akit na si Casimero ng timbang muli kaya hindi na siya lalaban pang muli dahil sa katawan niya na sobrang malaki na talaga. Mula raw sa laban niya kay Uguni ay hindi na raw nagsasanay itong si Casimero at may nangungutya pa sa kanya na itong si Casimero ay parang buntis na. Pero binawi naman ng Japanese media na mula sa buwan ng July ay balik ensayo na naman itong si Casimero at nakita nila na bumalik na nga ang talas at bangis ng angas ng Pinas. Pero ang Japanese reporter ay nag-iwan pa rin ng katanungan kung kaya nga ba talaga na makuha pa rin ni Casimero ang 122 pounds sa super bantamweight weight limit. Samantala, ganito ang ibinandera ni Noe sa kanyang social media post. Sinabi niya na nagsimula na humulma ang kanyang katawan para sa super bantamweight division. At sinabi ni Noe na sa ngayon ay tapos na ang kanyang pagsasanay at naghahanda na lang siya at kinukuha na niya ang tamang timbang para sa kanyang lalapit na laban. Kontra yan kay Dwayne ngayong September 3 sa Tokyo, Japan. Mga kakwento, sobrang tiwala ni Gibbons sa kanyang bata na si Dwayne. Sinabi niya na worthy opponent talaga itong si Dwayne kay Inoue. Naniniwala si Gibbons sa higitan ni Dwayne si Inoue. Babanatan niya sa katawan para manghina ang monster ng Japan at lalabanan si Inoue ng malapitan. Kaya kampante si Gibbons na sa huli, itong si Dwayne ang magwawagi. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Julius Albaciete, kay kakwentong Michael John Mirabiles, kay kakwentong Leo Digario Zagado, at kakwentong nanunod ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nga po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga...
kwentong di pa na kwento sa inyo.